Nitong Huwebes ng gabi, inanunsyo ng Israel na nasawi sa isang operasyon ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Matapos ang ilang buwang pagtatago sa ilalim ng mga tunnel sa Gaza Strip, natunton ng Israeli Defense Forces ang lungga ng mailap na militant leader gamit ang isang Merkava main battle tank. Pinaputukan umano ng IDF ang hinihinalang kuta ni Sinwar na nagresulta sa pagkakautas nito. Sa pagkakapas lang ng utak ng October 7 incident sa Israel, matatapos na kaya ang kaguluhan ngayon sa Gaza? Ano ang implikasyon nito sa operasyon ng Israel sa Middle East, lalo na sa Iran? Yan ang ating pag-usapan sa episode na ito. Tuluyan na nga na nakuha ng Israel ang isa sa kanyang mailap na kalaban na umano'y arkitekto sa paglusob noong nakaraang taon sa Jewish State. Ayon kay IDF spokesperson Doron Spielman, nangyari ang operasyon sa lungsod ng Rafah sa Timog Gaza kung saan na-recover ang 6 na katawan ng mga bihag ng October 7 matapos makatanggap ng intel ukol sa presensya ng mga hinihinalang opisyal ng Iran Proxy Group, maingat na ginapang ng mga sundalo ng IDF ang isang gusali. Pero bago pa sila makalapit, pinaputukan umano ang mga Israeli. Kaya tumawag sila ng ayuda mula sa isang Merkava tank na nagpaputok sa kanyang kanyon sa direksyon ng gusali. Namawasak ang gusali, natagpuan sa guho ang katawan ni Sinwar, pati na ang tatlong iba pa, kabilang sa nakuha sa naturang operasyon ang pinuno ng mga militante sa lungsod ng Khan Yunis. Ayon pa sa Israel, kilala mula sa guho ang katawan ni Sinwar sa pamamagitan ng drone at metikulosong DNA testing. Sa nangyari, umaasa ang Israel na simula na ito ng bagong yugto para sa Gaza. Malugod na binati ni US President Joe Biden si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu habang sakay ang una sa Air Force One patungong Berlin. Tinawag ni Biden na isang magaling na operasyon ang ginawa ni Netanyahu. Ipinaalam din ng US leader ang posibilidad na magbubukas ang insidenteng ito ng isang panibagong yugto para sa nalalabing mga bihag sa Gaza. Ayon pa kay Biden, ang nangyari kay Sinwar ay isang magandang araw para sa US, sa Israel at sa buong mundo. Sa nangyari sa militant leader, may mga sibilyan sa Gaza ang umaasa na matatapos na ang digmaan at pananakop ng Israel. Pero marami pa rin ang naniniwala na di pa tapos ang Jewish State. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Naging mataas na opisyal ng grupo noong 2017, si Sinwar ay naging pinuno nito ng mautas ang dating pinuno na si Ismail Haniyeh sa isang operasyon ng Israel noong Hulyo. Matapos ang insidente noong nakaraang Otubre, naging mailap si Sinwar. Halos isang taon siyang di napakita o nagparamdam sa publiko. Nagpalabas lamang siya ng pahayag sa nangyari kay Haniyeh noong nakaraang buwan. Di pa man klaro kung ano ang mangyayari sa Hamas pagkatapos ng pagkawala ni Sinwar. Marami ang nagsasabi na tuluyan na itong hihina at di makakagambala pa sa Israel. Ito'y kahit pa na posibleng papalit bilang pinuno ng grupo ang kapatid ni Sinwar.